Okay, French. The treasure I tend is after me. Led. Because Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. I will always do my best. I will always do my best. Ready, go. Raise your right hand and put on your left chest and repeat after me. Law. Law. Jesus can help me too. Jesus can help me too. Be obedient. Be obedient. Be pure. Be pure. Be true. Be true. Be kind. Be kind. Be respectful. Be respectful. Be thoughtful. Be thoughtful. Be attentive. Be attentive. Be attentive. Be reverent. Ready, friend. Ala, ulit. Church cat. Ulit. Attentive, be cheerful, be thoughtful, be reverent. Be helpful pa. Be attentive, be helpful, be cheerful, be thoughtful, be reverent. Okay, ulit. So, umpisa. What is that? Ano, alanin mo yung song para sunod-sunod din sa kanta. Na tayo ay nasa 52 or general community quality. Jesus can help me to be obedient. Okay, go, Marjolin. Be true, be kind. Oh, let's be respect. Dahil sa aksyon sa bayan ay may local transmission na. Ibig sabihin, meron na po dito sa ating pagsa. Okay, ulit ka, Marjolin, sa lo. Jesus can help me to be obedient. Be true. Nasa labas ng inyong mga tahanan, nakamute ka, Marjolin, ha? Truly thought, truly reverent. Raise your right hand and put on your left step and repeat after me. Love. Love. Be obedient. What? Jesus can help me too. Jesus can help me too first. Like that. Jesus can help me to be obedient, be pure, true, kind, be respectful. Go, Marjolin. Raise your right hand and put on your left foot and repeat after me. Jesus can help me too. Jesus can help me too. Be obedient. Be obedient. Be pure. Be pure. Be true. Be true. Be kind. Be respectful. Be respectful. Be respectful. Be respectful. Be respectful muna. Tapos attentive, helpful, cheerful, thoughtful. Kaya mo yan. Go lang. Kasi, kasi muna maingay. Huwag daw maingay na yun eh. Go. Ano kaya ng kaman? Please raise your right hand and put on your left chest and repeat after me. Jesus can help me to be obedient, be pure, be true, be kind, be respectful, be attentive, be cheerful. Attentive, be helpful, be cheerful, be thoughtful, be reverent. Ready, friend. Ayo. Okay, tuloy-tuloy na. Okay, ang magpapray ay si Teacher Millet. Ma'am Jar, gagamit pa itong helping hand? Hindi na po. Ano, na workbook? Hindi na po. Hey! Okay, I am okay. Okay.
namin makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Teacher Sheila, why are you there? Asan ka? Okay, let's start. Share window. Okay. So, balik tayo sa ating mga pinag-aralan noong Sabado. Ang ating topic ay Daniel and Revelation and Sanctuary for Kids. Okay? So, yan ang ating topic. I-summarize natin ng very, very, very short. So, natalo ng Babylonia ang Jerusalem at naging captive ang mga Israelita na matatalino at mga bata. At kasama doon ay si Daniel, Ananias, si Azarias, at si Misael. Ayan, naalala niyo yung apat na magkakaibigan, ha? So, sila ay kinaptive, or sila ay kinuha para alagaan ng ilang taon? Tatlo. At sila ay alaga ng hari, pakainin ng mga pagkain ng hari. At ang mga pagkain ng hari ay mga meat. Mga, ano nga yung meat sa Tagalog? Mga karne. At merong mga alak. Subali at datakwat, ang nangyari ay, tanong na agad.
Okay. So, may ang pangalan ni Daniel, Ananias, Misael, at Azarias. At ang meaning ay, kay Daniel, God is my judge. Kay Ananias, God has been gracious. Kay Misael, who is what God is. At Azarias, ay God has been helped. Ayan. So, anong nangyari? Dahil napunta sila sa Babylonia, dita ng Babylonia ang kanilang mga pangalan. At is na pangalan na, na ano yung mga pas? At imbis na yung pangalan nila ay dedicated para sa Panginoon natin na nasa langit, pinalitan nito ng Babylonia ng mga pangalan na pang-Diyos-Diyosan para sa mga Diyos na mga pagano o Diyos ng mga hindi naniniwala sa Panginoon. At ang pangalan ni Daniel ay pinalitan ng Belshazzar, at kay Ananias ay Shadrach, kay Misael ay Meshach, at kay Azarias ay Abednego. Okay. Ginawa ito ng Babylonia para makalimutan nila sino ang Diyos sa langit. So, punta na tayo sa question. Let's go. Question number one. Ilang taong muno ang hari ng Juda na si Haring Jehoiakim? Bago ito nalupig at nasapat ng Babylonia. Sabihin niyo sa akin kung anong apple, boy, cat, or dog. O, kaya na tayo. Kay Zera at kay Atalia. Ano sa inyo? Dog. Ano kay Zera, dog. Kay Noemi, dog. Anaya? Dog. Dog din. Kay Marjorie? Dog. Okay. Ang tamang sagot ay dog. Bagyan pa lang kayo ng ano ha. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Eh, asan pa si Dane? Nandito ba si Dane? Dane, pakita ko na Dane. Nandito ang mukha ni ano at na, pero wala si Dane. Okay, next. O nga no. Dane, tulog ka ba? Gising ka na. Okay, next. Question. Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay, asa na si Mami mo, Milet? Wala na naman. Si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay mga anak ni Israel na mula sa lahi ng ano? A, hari ng Juda. B, pagano. C, Babylonia. D, hari ng Persia. Aba. A! Okay. Kung nandiyan pa yung mga letters mo sa kamay, paki-ano ha, pwede yung gamitin, yung letters mo sa kamay. Sige, sulin niyo, dali, para hindi tayo magsigawan. Go! Mami, asa na yung mga ano? Hari ng Juda. O, suutin nyo na, suutin nyo na. Hari ng Juda. Kunin nyo yung letters yan. Nandyan pa ba ang mga letters nyo sa kamay? Yan. Suutin nyo, dali. Hanapin nyo muna. Sige ko. I'll give you time. Mami, asa sa inyo? Tapos mo sa akin. Yan, very good. Okay, yan. Yan, para hindi tayo nagsisigawan. Ayan, very good. Sa akin. Okay, ang sagot niya ay A. A. Ano sa'yo, Noemi? A. Ano ang kasag? Hintay natin si Marjolene. Ano sa'yo, Marjolene? Okay, at ang tamang sagot ay letter A. Okay, 1, 1, 1, 1, 1. Next question. Ang lugar ng pangalan ni Daniel ay A, in God we trust. B, God is judge. C, God is our refuge. D, God is my king. God is king. Ano ang inyong sagot? Okay, Marjorie, anong sagot mo? Okay, ano ang kay Zian? Anong sagot ni Zian? Iisa na lang kayo ng sagot, Mami. Okay, ang tamang sagot ay okay, ang may score ay si Naya, si Noy, si Zian. Ba't di ko nakikita si Zian? Di ko bibigyan ng score yan mamaya. Okay, next. Pakita ka, Zian, ha? Hindi kita maita sa screen. Wala kang score. B, C. Okay.
BC, aba BC. O, di sabi nula siyang score. Wag na natin lagyan ng score si Gian. Okay, next. Next question. Ano ang kahulugan ng pangalan ni Anania? A. God has been faithful. B. God has been gracious. C. God has been loving. D. God has forgiven. God has forgiven. Answer. B. Ano sa inyo, Zara? Oh, nag-ano pa sila? Doon. Okay. So, anong sagot mo, Noemi? Paikot-ikot yan. Okay. B. Ang tamang sagot ay? Okay. 4. Okay. Ito, ang 4 nyo dito ay madadagdag doon sa class natin. Yung mga nyo doon sa class natin. Okay. Next. Ano ang kahulugan ng pangalan ni Misael? A. Who is like God? B. Who is like Aku? C. Who is like Judah? D. Who is like Joachim? Okay, answer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ang tamang sagot ay... Okay, ang may tamang sagot ay si Noemi at si Marjorie. Okay. Next question. Ano ang kahulugan ng pangalan ni Azarias? A. God has encouraged. B. God has rescued. C. God has helped. D. God has chosen. Azarias. Pangalan ni Azarias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. At ang tamang sagot ay C. Ang may tamang sagot ay si Naya at Aliyah at Zara. Okay. Naya at Aliyah at Zara. Si Dane, kailan magpapakita si Dane? Okay, next question. Ay, nawala talaga si Dane, nawala na siya. Anong pangalan ang ipinalit? Ito na ha, pinalitan yung mga pangalan. Anong pangalan na ipinalit kay Daniel? A. Belteshazzar. B. Shadrach. B. Meshach. D. Abednego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Final answer. 10. Ang tamang sagot ay pinalitan pa ni Zara. So, ang tamang sagot ay A. Ang may... Ayan. 1, 1, 1. Okay. Next. Ano ang pangalan na ipinalit sa pangalan ni Anania? A. Belteshazzar. B. Shadrach. C. Meshach. D. Abednego. Your timer starts now. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, BBB, 10. Hindi makita si Naomi, so wala siyang sagot. Okay. Ang tamang sagot ay B. Okay. Wala pala itong sagot. Absent na ba si Zian? Absent mo na yan. Okay, absent na daw. Okay. Next. Next question. Ano ang pangalan na ipinalit kay Mishael? A. Belteshazzar. B. Shadrach. C. Meshach. D. Abednego. Yes. Timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5. Final answer. 6. 7, 8, 9, 10. Ang tamang sagot ay letter C. At tamang sagot ay C, Naya at C, Marjoline. Okay. Ganda ng quiz natin na parang totoo ah. Okay, next.
Question. Anong pangalan ng galit kay Azarias? A. Belteshazzar. B. Shadrach. C. Meshach. D. Abednego. And your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ang tama sagot ay... Ayan. Okay, may sagot ay si... Okay. Okay, next question. Okay, din yung faithfulness. Okay, so maalala natin ang sabi dito ay sinakain sila ng meat, karne, ng sabi nyo baboy. Baboy ba to? At alak. Tapos sinain ng sila ng alak. Ayan, pero ang sabi dito, ipinasya ni Daniel na sa kanyang puso na siya hindi mapahamak ng pagkain ng hi. O sa alak man na kanyang iniinom. Kaya ano sabi niya? No. Hindi namin inin yan. Okay. Sabi dito. Ano yung nangyari doon sa nagpakain? Ang sabi niya, wag niyo naman akong ganyanin. Mamamat ako. Puputulan ako ng ulo pag di kayo kumain. Kasi magiging payat kayo. Ano ang sabi ni Daniel? Ano sabi ni Daniel? Bigyan mo kami ng 10 araw. Okay. Loob ng 10 araw kapag kami ay naging mas malusog kesa sa iba, tutuloy mo ang aming pagkain sa loob ng ilang taon silang aalagaan? 10. Ay, grabe. 10. Sa loob ng ilan? 3, di ba? 3 taon. Sa loob ng 3 taon, aalagaan sila. So, kapag pumasa sila din yan sa loob ng 10 araw, sa loob ng 3 taon ay itutuloy sa kanila ang pagkain na nila. Pero kung papayat sila Daniel, anong mangyayari? E di kakainin nila ang pagkain ng hari. Okay, so nagsimula na ang test. Binigyan sila ng gulay at ng tubig kanilang iniinom. At ano nangyari? Sa loob ng 10 araw, pagkatapos noon, sila ay... Naging busog. Pagkalipas pa ng 10 araw, sila nabusog. Ayun. Narating naman tatlong araw. So, ayan. Nakuha mo na rin. So, sila ay naging mas malusog at naging mas malaka. Ayan. So, nangyari, ayan yung kinain nila. Puro salad. Puro dessert. Okay. So, naging mas malusog. Oo. So, ayan. So, nagpatuloy sa loob ng pagtaon na yun lang ang kanilang kinain. At ang nangyari, natuwang Panginoon kay Daniel. Kaya naman, anong award sa kanila ng Diyos? Ayan, ang award sa kanila ay binigyan ng 4 na binata ng Diyos. Pinagkalooban sila ng kaalan at kataninuhan sa lahat ng katuruan at karunungan. So, sila ay naging mga genius, dahil mga naging matalino. At si Daniel ay, anong gift para sa kanya? Nagkaroon siya ng kakayahan na maunawa ang mga... Pangitain at mga panaginip. Yun. So, kung paling siya ay magkaroon din ng mga panaginip, maiintindihan niya na ito ay mensahe mula sa Diyos. Okay, let's go. Question number 1. Ano ang pangalan ng pinunong bato? Ano ang pangalan ng yung nag-ano sa kanila? Yung pagkain. A. Apraxa. B. Aspenas. C. Azaria. D. Ananias. Your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano yan? B. 7, 8, 9. Final answer, Naya. Okay, at ang tamang sagot ay... Ayan, yari. Lumipat. Ang tamang sagot ay B, which is walang nakasagot ng tama. Okay, next question. Ilang taon silang aalagaan? Ayan na. Ilang taon silang aalagaan ng hari hanggang sila ay maging handa sa... servisyo sa palasyo. A. 3 years. B. 3 days. C. 3 weeks. D. 3 minutes. Okay, your timer starts now. 1,
two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, ang tamang sagot ay letter A. Okay, 3 years na alagaan at hindi 3 days. Okay. Next question. Ipinasya ni Daniel na ano ang ipinasya niya? A. Tikmang ng kaunti yung pagkain para lang ma-make sure na walang lason. B. Subukan ang pagkain kung magugustuhan niya yung lasa. C. Huwag dumihan ang kanyang katawan ng mga pagkain ng hari. D. Huwag na lang kumain habang buhay. Okay, what is your final answer? Your timer starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Final answer. Pakikita kayo, no? Lagay. Okay, ang tamang sagot ay... Dane, have a Dane. Okay, so okay, mali ang sagot ni Noemi. So, si Noemi lang walang ano, score. Wait lang, ha? One. Dane, prepare mo letter mo. Dali, baka makahabol ka pa. Okay, next. Kahabol ka pa talaga dito kayo nag-umpisa sa isang topic. Next question. Ang naramdaman ng pinuno noong ayaw kumain nila Daniel? So, ano yung naramdaman niya? A. Natuwa. B. Nagutom. C. Naiyak. D. Natakot. What is your answer? Okay, your timer starts na. 2, 3, 4, 5, 9, 6, 7, 8, 9, Dane, anong sagot mo, Dane? Okay, busy si Dane. Okay, ang sagot ay... Okay, so ang may tamang sagot lang ay C. Naya at C. Zara. Okay, next. Huwag tayong gumawa ng ano, ng kung ano-ano para nakaka-focus kayo sa ating review. Ma'am, dyan, letter D din po yung akin. Ah, di ba yung sagot mo? Hindi ko nakita eh. Okay. Next. Ikaw, Dane, ano sagot mo, Dane? Na, nag-hang up na, nag-vlog na naman siya. Okay, next. Ano ang nais kainin ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan? So, kung hindi sila pwede sa karne at sa alak, ano pwede nilang kainin? A. Tinapay at gatas. B. Mana. C. Prutas at gulay at tubig. D. Laman ng inalay na... Ano to? Na handog. Okay, timer starts na. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6, 7, 8, 9, oh, nalaglang. 10. Ang tamang sagot ay CCAC. Oh, Noemi, mag-focus ka ha. Namamali-mali ka na. Nawala po yung C at yung C at saka D ko, yung C at saka D na letter ni kaya na ano lang ako E at saka B. Ah, itabi mo lagi sa ano mo para hindi na mawala. Okay, next. Noemi, anong pinakain? Eh, yung sagot mo. Tinap gatas? Sure ka? Asa, nawala si mo tsaka D, kaya A na lang yung binigay mo. Galing. Okay, next. Kapag ano, sabihin mo na lang kapag di mo na naman mahanap. Pero huwag mo nang walain. Okay, next question. Yes? Pinasubukan ni Daniel sa pinuno ng bating. Pinasubukan ni Daniel sa pinuno ng bating na subukan sa loob ng... Okay, ang sentence dito ay... Pinamo ni Daniel ang pinuno ng bating na subukan sila sa loob ng... Ilan? Gatagal. 10 years? Susubukan sila sa loob ng 10 years? Sa loob ng 10 months? 10 weeks? Or D, 10 days? Ang tamang sagot ay... 1. 10 days. 3. Galing mo. 4. Wala kang letters? 5, 6, 7,
9. Baka tinago ni Zian. Okay. Kaya nga po mga nagahanap eh. Ang sagot ay D. Ayan, 10 days. May, andyan na ba si Dane? Ano sagot mo, Dane? Nagahang pa rin si Dane, oh. Okay, next. Question. Pagkalipas ng 10 araw, sila ay A, namatay, B, naging mas malusog, C, nagkasakit, D, nangayayat. Ay, namayat, nangayayat. Pareho lang. Answer. Ang tamang sagot ay Zara sagot. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, lahat kayo ang sagot ay D. Ang tamang sagot ay D. Okay, next question. At pinagkalooban, ito na yung mga regalo sa kanila ha. Pinagkalooban sila ng Diyos, silang apat. Pinagkalooban ng A, kaalaman. B, kayamanan at gantimpala. C, pabuya. D, sariling bansa. Okay. Sagot. Sagot. 1, 2, 3, 4. Final answer. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zara, anong sagot nyo? Naghang sila, Zara. Okay, ang tamang sagot ay... Ayan na, ang tamang sagot ha. So, ang may answer lang ay si Naya, si Naya. Di ang sagot kanina ni Margie. Okay. Okay. Ano din sila mag-announce niyo? So, next question. Zara, anong sagot niyo kanina? Anong letter yun? A, B. So, maliin. Okay, next question. At si Daniel lang ha, ay pinagkalooban ng Diyos na A, magandang pangitain. B, mataas sa posisyon sa palasyo. C, pagkaunawa sa lahat ng pangitain at panaginip. D, pinagkalooban ng kakayahang manghula. Okay. Final answer. C. Letters. C. Okay. A, C, C. Ang sagot mo, Margie? C. Okay. So, ang tamang sagot ay, Zara, ang tamang sagot ay, C. Ay. Ah, lahat walang mga tama. Ang tamang sagot ay kakayahang manghula. Pagkaunawa sila ng pangitain. Manghula. Pagkaunawa. Tama siya ang sagot. Okay, mali itong sagot natin dito pa natin ito. Ang tama sagot ay si Naya, si Noemi, at si Margie. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, next question. May question pa ba? Ay, meron pa. At ang halay, walang nasumpungang gaya ni Daniel, ni Ananias, si Misael, at ni Azarias. Kaya sila ay, ano yung naging kaapat? Sila ay nagsayaw sa kagalakan. B, sila ay lumuhod sa harap ng hi. B, sila ay nagsiiyakan. D, sila ay nanganatili sa harap ng hari. Ano ang ginawa ng apat? D, wait lang. D. Ano sa'yo, ano? Zara. D, D, D. Ano sa'yo, Zara? D. D po, D. Okay. Ano, binabagalan pa niya yung pag-asyat. Ayan, okay. Good, mabilis na. Ang tamang sagot ay? Okay, D. Dalawang isip pa siya eh. Okay, next. Okay, magdagdag tayo ng space. Wala na tayong space. Last. View freezing. Okay. Tayo ay nasa number 21. Okay, ang ating next ay chapter 2. Naalala niyo panonood natin kanina? O yun yung ating topic na yun ha. So, yung letters ngayon kasi daw nakagawa dahil nag-crash ang PC. Pero ako ang magtatanong.
Okay, ayan. So, ang nangyari, isang gabi na naginip si Haring Nabucodonosor. Okay, na naginip siya. At ang kanyang panaginip ay isang bagay na hindi niya maintindihan. Kasi syempre, hindi lala sa nabukasan. Ayan. So, ang nangyari, kaya bukasan gumising siya, hindi niya maalala. Kaya ang ginawa niya, tinatawag niya lahat ng, noong panahon sa mga parian, meron siya ng mga tinatawag na mga manghuhula, mga magician, mga encantador. Sila yung mga nag-e-explain or nagpapaliwanag ng mga bagay na hindi maipaliwanag. So, sila yung mga magbigay ng paliwanag sa mga misteryosong bagay. Kaya ngayon, tinatawag ni Nebuchadnezzar ng hari, yung kanilang mga encantador, magician, at mga manghuhula. Yun nga lang, lahat sila, tinanong yung hari, sabi niya, hari, mahal na hari, sabi mo naman sa amin yung panit mo para naman ma-explain namin kung ano ibig sabihin. Ang problema nga, hindi maalala ng hari. So, paano nila, ipapaliwanag, hindi nga maalala ng hari, hindi niya makwento. Ngayon, wala sa kanilang makapagpaliwanag. Kaya galit na galit ang hari. At ano ang gawa ng hari? Ipinautos na patay lang lahat. Yun nga lang. Kasama sa mga matatalino na yon ay sila Daniel. Kasama sa mga matatalino na yon. Pero sila Daniel ay hiwalay sa mga lumang servant, sa mga lumang ama, sa mga matatalino. Kasi mga bago lang sila Daniel, 'di ba? Bagong pasok sila. Ngayon, nung nalaman ni Daniel na papatayin sila ni ang pangalan ng inutusan ng hari ay si Ariok. Tandaan 'yung pangalan ha, Ariok. Ang inutusan ay si Ariok. Ngayon, nang papunta na si Ariok kay Daniel para patayin sila, nagsabi si Daniel na ano ba ang nangyayari? Bakit 'yo kami papatayin? Ngayon, kinuwento ni Ariok sa kanya na ayun nga, na naginip ang hari, hindi niya maalala, so walang makapagsabi kung anong ibig sabihin. Kaya sabi ni Daniel kay Ariok, sabihan mo ang mahal na hari na bigyan ng panahon at sasabihin namin sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang panaginip. Pumayag ang hari. At kinagabihan ay ipinaliwanag kay Daniel ang panaginip ng hari. Okay, so ang panaginip ng hari ay ito, isang estatwa. Ang hari ay nanaginip ng isang estatwa. At ang estatwa na yon ay nagsisimbolo sa mga, shortcut na to, may kanang meaning. Ang estatwa na ito ay nagsisimbolo sa mga kaharian. Ang tandaan nyo ha, kaharian. Sumisimbolo sa mga kaharian. Ang itsura ng estatwa ay ang ulo ay gawa sa ginto. Okay. Ang ginto na ito ay sumisimbolo sa kaharian ng Babylonia. Okay. Paki-on nga ng mga mic nang maulit niyo ang aking sinasabi. Ang kulay ng ulo ay anong kulay? Okay, gold. At ang kaharian na sinisimbolo ng gold ay ano? Babylonia. Okay, Babylonia. Next. Ang kanyang balikat hanggang tiyan, hanggang mga braso ay gawa silver. Okay, gawa sa silver o pilak. At ito ay nagre-representa sa bansa ba to? Kaharian ng Medo-Persia. Kayo nga? Medo-Persian. Medo-Persian. Okay. Ang balikat hanggang tiyan ay gawa sa ano? Gawa saan? Silver. Ano sa Tagalog ang silver? Pilak. Okay, pilak. Okay, next. Ang kanyang bewang hanggang sa kanyang ano ba itong tawag dito? Leg. Ano ba sa Tagalog ang leg? Hita. Tuhod. Hita. Tuhod. Hita. Ay gawa sa brass.
Kayo nga, brass. Brass. At ito ay sumisimbolo sa kaharian ng Greek. Kaharian ng Greece. Mga Greek. Okay. Oh, okay, next. Ang kanyang... Ayan, ang kanyang mga binti. Iron. Ay gawa sa iron o... Fire. Bakal. Roman. Okay. Ito ay kaharian ng Roma. Roman Empire. Roma. Roma. Okay. Ano ang gawa saan ang hita hanggang binti? Iron. Iron. Okay. Ano ang iron sa Tagalog? Bakal. Okay. Bakal. Bakal. At ito ay sumisimbolo sa kaharian ng Roman Empire. Okay. San gawa ang... Oh, sige. Mamaya na lang natin. Ano yan? Okay, ang paa ay... Ayan, tinan niyo yung kulay ng paa. Ito ay gawa sa bakal at iron plastic. And clay. Iron and clay. Ano sa Tagalog ang clay? Putik. Okay, putik. Pero ang putik dito ay niluto. Lutong putik to ha, niluto. So, ang ito ay gawa sa putik at bakal. Okay, ito ay rumirepresenta sa kaharian na, ano yung divided? Hiwa-hiwalay na kaharian. Hiwa-hiwalay na kaharian. Okay, makinig. Kung makikita nyo dito sa paa, magkakahalo ang bakal at ang putik. Pero, hindi pwedeng maghalo ang putik at saka bakal. Okay? So, ang tinutukoy dito ay, ang mga kaharian ay hiwa-hiwalay. Hindi sila magkakasundo. Pero, ano ang nangyari? Yung mga anak nila ay ipinakasal nila sa iba't ibang kaharian. Example, si Amerika, nagpakasal dito kay Pilipinas. Yan, si Pilipinas nagpakasal sa... Example! Oh, yun. Mga ganon. Magandang pinag-himbawa. Okay, thank you. Praise the Lord. Okay, so pinaghalo-halo, pinag-asawa-asawa sila. Ang kanilang hangarin ay para magkasundo-sundo. Pero, ano nangyari? Hindi pa din sila nagkasundo-sundo. Hiwa-hiwa rin sila kasi nga, ito ay gawa sa bakal at putik. At ang bakal at putik ay hindi pwedeng magkasundo. Okay, next. Diba? Noong unang panahon kasi, lahat ng bansa may mga hari-hari, di ba? Sa Pilipinas, merong hari. Ang pangalan sa hari ay sultan. Ayan, yung mga sultan-sultan. Lahat na may kaharian. Pero, ayun, wa effect, hindi sila pwedeng magkasundo. Ate Jo, naririnig kita. Okay, next. Okay, so ano na nangyari dito? Subalit, may isang bato na tinapyas mula sa bundok at ito ay tumama sa estatwa. At ang estatwa ito ay nakadurog-durog, natumba at nasira. Sira. Okay, so mamamatay na yung camera ko ha kasi lowbat na ulit. Okay, so ayun at ang nangyari, dahil masisira siya, ang nangyari dito sa bato na tumama ay lumaki. Yung bato na ito ay biglang lumaki, nakasing laki ng mga bundok. Nakpan pa ang lahat ng mga bundok at ito ang pinakamalaking bundok na nangyari. At ito ay sumisimbolo sa... Ito ay sumisimbolo sa kaharian ng Panginoon. Ibig sabihin, pag natapos na lahat ng ito, ang papalit ay kaharian ng Panginoon. Okay. Naintindihan niyo ba? Question na tayo? Pero pa bang wala na? Okay, tandaan nyo ha? Itura ha? Okay, question number one. Meron ba ako ito? Ito na lang. Okay, question number one. Hindi nga malalim. Wala hindi po makita yung prepared question. Na wala nang question. Ako yung magpatanong. Kaya makikita yung maigi. Okay. Question. Ano? Oh, nandito na kasi na yung itatanong ko. Sino ang nanaginip ng kakaibang panaginip nung gabing yun? Oh, sino? Ako po. Sagot mo.
Ano sa tarangin natin muna si Zera. Ano sagot ni Zera? Kaya niya yan. Pwedeng dinosaur, pwedeng bukod-bukod dinosaur, okay lang. Anong sagot? Doctor. Doctor. Parang iba yung doctor ah. Haring? Nabukodonosor. Okay, nabukodonosor. Sino pa may ibang sagot? Lahat ba haring nabukodonosor? Bakensor! Bakensor! Sure ba kayo yun yung nanaginip? Bukodonosor! Okay, so tamang sagot ay si haring nabukodonosor. Ayan, may score na si Zian. Okay, wala pa rin sina, hindi pa rin nakabalibin. Next question. Pagkatapos managinip ni Haring Nabucodonosor, pagkagising niya kaya nabukasan, ano nari? Hindi niya. Hindi, nakalimutan niya yung panaginip niya. Okay, nakalimutan niya ang panaginip niya. Okay, next question. Zara, where are you, Zara? Ay, nalubat yata sila. Nalubat. Okay, next question. Ako rin, patay na. Bye-bye na ang aking camera. Okay, next question. At ipinatawag ng haring Nabucodonosor ang mga blank at mga blank at mga blank at mga blank. Ano-ano yung mga yon? Sinasiro ang kanyang mga pinatawag. Magician at manghula. At saka. Ano pa? Ayun. Marjilin, sumagot ka. Ano? Ano yung mga yon? Magician. Manghula at mga. Encantador. Encantador? Oo. Tandaan niyo yung word na ano, encanto. Encantador. Tagahula ng encanto. Okay, so yun ang tamang sagot. Next question. Okay, next question. Ayan ha. Okay, next question. At nalaman ito ni Daniel. At ano ang ipinakiusap ni Daniel kay Aryok? Ano ang kanyang ipinakiusap? A. Bigyan kami. Pumili na kayo. Pumili na kayo ng letter. Araw. Ano sampung araw? Pinaganwalo nyo na. Okay, ito yung option. Letter A. Pwede na kayo magsalat ng A, B, C, D. Magbigay daw ng 10 araw. Hindi yan. Pumili na kayo ng A, B, C, D, sasabihin ko. Letter A. Ipinakiusap ni Daniel na patayin na sila agad. B. Ipinakiusap ni Daniel na huwag pansinin ang hari. Letter C. Ipinakiusap ni Daniel na bigyan sila ng oras para sila ay makapag usap sa Panginoon. Letter D. Nakiusap si Daniel na kumain sila. Ano ang tamang sagot? D. Ano ang sagot mo, Atalia? Ikaw na lang nandyan. Asan si Zera? D. Ayun. Patingin ang letter. Anong sagot, Zera? Di nyo pa rin nakita yung CD nyo? Okay. Anong sagot mo, Zera? Walang sagot. Umiikot. Okay, di ang sagot niya. Okay, ang tamang sagot ay C. May tamang sagot ay si Marjeline at si Naya. Okay, next question. Ito na. Ito na. Naku, mamainosan ko to si, naririnig ko si Ate Jen. Magkakamainos kayo ngayon. Okay, next. Mamainosan yung nanay. Mamainosan ko yung nanay, maingay. Okay, next question. Ano ang
Saan gawa? Ayan na tayo sa ano, gawa-gawa. Sa puso. So, ipinaliwanag ni Daniel sa hari ang kanyang panaginip. Saan gawa ang, ay, liwag mo na saan gawa. Ano ang nakita ng hari sa kanyang panaginip? A, baka. B, tao. C, estatwa. D, kamag-anak. C, estatwa. C. C. Anong sagot mo, Naomi? C din. O, kamay mo na lang. Mag-form ka ng kamay mo. Yarn. Okay. Ang tamang sagot ay C, estatwa. Okay, next question. Saan gawa ang ulo ng estatwa? Letter A, gawa sa bakal. Letter B, gawa sa ginto. Letter C, gawa sa brass. Letter D, gawa sa putik. Letter. Okay, ang tamang sagot ay... Okay, ang tamang sagot ay letter B, ginto. Okay. Okay, B, ginto. Okay, next question. Saan gawa? Anong kaharian ang sinisimbolo ng gintong ulo? A, Medo Persia. C, Greece. B. Ay, B agad. A. Medo Persia. B. Greece. C. Roma. D. Babylonia. Ano tamang sagot? D. Oh, i-form mo na lang kamay mo. Ayan. D yan. Okay. Para illuminati yan, ah. Okay. Ang tamang sagot ay letter D. Okay. Next question. Saan gawa ang balikat hanggang tiyan ng estatwa? Letter A, bakal. Letter D, ginto. Letter D agad. A, bakal. B, ginto. C, silver. D, brass. Letter. Ulitin ko. Okay. Saan gawa ang balikat hanggang tiyan? Okay. A, bakal. B, ginto. C, brass. Okay, ulit ko ng tanong. Ay, ulitin ko ulit. Okay. Okay, ulit. Saan gawa? Oh, makinig na maigi. Saan gawa ang balikat hanggang tiyan ng estatwa? Okay. Letter A, bakal. Letter B, ginto. Letter C, brass. Letter D, silver o pilak. Anong tamang sagot? Oh, letter. Sure ka dyan, Naomi? Okay, letter. Ang tamang sagot ay B, silver o pilak. Bakit B ang sagot mo, ginto? Okay. Next question. Kalimutan mo. Saan gawa ang bewang? Bewang. Saan gawa ang bewang ng estatwa? Letter A, bakal. Letter B, brass. Letter C, ginto. Letter D, putik. Answer. Oh, anong sagot mo, Naya? A, bakal. B, brass. C, ginto. D, putik. Ang tamang sagot ay? D. Gawa sa putik, Naomi, ang bawang. Okay, ang tamang sagot ay? Iron! Letter B. Hindi yun iron. Hala, ba't iron yung sinisigaw niyo? Ano ba yung letter B?
Sinusugot ng iron. Sinusugot ng iron. Ala ka. Okay, ang tamang sagot ay brass. Okay. Next question. Saan dala ang hita hanggang binti? A. Putik. B. Ginto. D. Bakal. C. I see. D. Ano ba? Ulit nga. Ulit nga. A. Ginto. B. Bakal. C. Silver. D. Putik. Bakal. D. D. Bakal. Oh, anong letter nyo? Anong letter nyo? B, B, B. Ano sa inyo, Naimi? A, B, C, D. D. Anong letter dog. Yan? As in dog. As in dog. Dog. Ah, okay. Ang tamang sagot ay B. Bakal. Boy. Okay. Next question. Saan gawa ang paa? Saan gawa ang paa? Okay. Di ba ang paa ay sa ano iron. Okay. Iron. O, ano sagot mo, Zara? Chain iron. Chain iron. O, mamaya na. Okay, letter A. Silver. B. Bakal. I see agad. Ulit nga. A. Silver. B. Bakal. C. Bakal at putik. E. Putik. Answer. Okay. Wait lang. Lagay na ko ng score. Last question. Ang paa ay gawa sa bakal at putik. At ang bakal at putik ay pwede bang paghaluin? Hindi. Okay. Ngayon, isipin nyo, ipikit nyo yung mga mata, isipin nyo kung anong meron sa paa. May? May kuko? May buto? Ano? May buto. May buto. O, maliban sa buto, ano pang meron sa paa? Titigin nyo yung mga paa nyo. Mukhang paa? May balat. Okay, may balat. O, sige, basta kayo na bahala mag-isip, ha? Eto. Ang bakal at putik ay hindi pwedeng maghalo. So, kaya sila ay hiwa-hiwalay. Ang sinisimbolo ng paa ay hiwa-hiwalay na kaharian. O, ito ang tanong. Ilang kaharian ang nagkahiwa-hiwalay? O, ito na ang tanong ha. Ilang kaharian ang nagkahiwa-hiwalay sa tingin nyo? Tingnan nyo yung paa nyo. Nandyan ang sagot. Okay? Bibigyan ko kayo ng 10 seconds, tapos isa-isa kayo ng sagot kung ilan, ha? Okay, ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nasa paa niyo yung sagot? Meron bang gold sa paa niyo? Meron bang brass sa paa niyo at bakal? Okay, ang sagot ay number ilan? Ang sagot ay number ilan? Okay. At pagpipiliin niyo lang ay 1 to 10. Anong sagot mo, Zara? 10. Anong sagot mo, Zia, Naimi? 5. Ang sagot ni Naya ay? 10. Dalawa sa amin. 10. Ang sagot ni Marjeline ay? 5 sa amin. 5. 5. Okay, 5. 5. 5 si Zara. Lima si Zian, saka si Noemi, si Marjorie. Dalawa. Okay, ang tamang sagot ay... Ang sagot ni Zara at ni Naya, 10. Okay, 5 lang ba yun? Daliri nyo sa paa. Okay, ang tamang sagot ay si... Zara at si... Naya. At Olivia. Okay, sabi ko sa inyo, nasa paa niyo yung sagot eh. Binili lang ng maayos eh. Okay, o, si-share ko na yung tama niyong ano ha.
lahat, dapat lahat ng pael lahat. Okay, ang final score. Wala pa tayo dito. Dito natin na add. Hindi ka po naka-share screen. Ay, hindi pa ba? Naka-share screen na? Ah, okay. Hindi ko kasi mala... Ayan, nakita niyo na? Zero. Okay, center. So, walang sagot si Bean. Joke lang yan kay Bean. Wala talaga sagot si Bean. Tapos si Zian kanina. Wait, what? Si Zian, wala din yung sagot kanina. Joke lang yan. Oh, kalahin mo yan. Meron siyang 11. 1 lang yan. At may 11 dyan. Okay. Okay. Perfect na ba? Okay. O, oh, ikakopy natin ha para makita nyo ha. Ay, mali pa lang pagkakapaste ko. Thank you. Copy. Paste. Ako mama yun. Ako yung pinangatas. Style. Okay, salamat sa plus 5. Oh, salamat sa plus 5. Salamat sa store. Ayaw ko. Tapos. Tingnan ka. Tingnan ka rilo. Si Mami naka-22 si Atalia 14. Tapos si Lil 6. So, tama pa rin naman. 24 pa rin naman. Ibig sabihin, marami-rami ka palang mali, Marjeline. Mm-hmm. 24. Yung ganito, kita ko 29. Ngayon, 24. Ano ba talaga? Yung 24, yan yung walang plus 5. So, yan yung walang plus 5 ngayon. 22 ako. 22. 22 lang. Okay. Kapag wala yung plus 5, ang score mo lang talaga ay 24. Pero, ikaw pa rin yung pinakamataas. Ayan. Marami kang mali. Parang taulit na. Ayan. 22 ako. 22 na pa. 6 lang si Sian. O, happy ba kayo sa score nyo? Oh, sinaya po. Mga pangalawa sinaya, oh. Okay. I am at third place. Oh, sa susunod, Teacher Millet, sa mabag gabi na. Bukas ha, sa mabag gabi, Teacher Millet. Oh, magjo-join si Teacher Millet bukas. Oh, ang parents pwede yung mag-join. Kasi kasama yung parents. Kahit teacher may record din. Oo. Okay. Ang ating pag-uusapan bukas ay kung ano ang nangyari sa estatwa. Okay? So, ulitin ko, pwedeng mag-join ang teacher. Bianca, pwede ka mag-join. Pero mag-iwalay kayo ng sagot ni Naya. Ayan. pwede lang pala kayo ng sagot. Basta, ano, alam din ni Naya. Pwede ba? Okay, ang parents pwedeng mag-join dahil lahat na tayo ay mag-upo. Okay, may question kayo for today's lesson? Kaya na yan, may bebe. May natutunan ba kayo? Ako, meron ako question. Anong question? Meron bang gagawin namin assignment? Ano ba yung assignment na gusto mo? Mama, ito yung gagawin assignment? Ano assignment? Gusto niyo sa assignment ito? Ako meron? Wala. Wala pa ng mga assignments. Pag may assignments, magbibigay ako. Okay. See you tomorrow. Ang oras natin ay alas 10. Okay? O, makinig. Yes? Yung shoes po ba na, yung shoes ba po na, yung shoes lang, balon? Anong shoes?
Sapatos? Ano? Yung box po ba nung, ano, sapatos? Ah, yung diorama. Ba 'yon? Oh, gagawin natin 'yon pero hindi ko pa sinasabi ko ano yung ilalagay niyo doon. So hintayin niyo na lang yung announcement. Okay? Gagawin. Gagawin natin pagkatapos ng ating quiz. Ha? Hindi ko maintindihan. I-chat niyo na lang sa akin, hindi ko maintindihan. Ma, wala daw po bang contest? Meron! Ito na nga yung ginagawa natin. Ha? Kaya tayo nagpre-prepare kasi meron tayong contest. Oh, kaya gagalingan natin kasi maglalaban-laban kayo lahat. Ano? Laban ng oh, ito, may prize na talaga to. May trophy to tsaka medal. Kaya galingan nyo. Okay, game na. May tanong pa ba kayo? Ikaw, Naya, may tanong ka? Naya. Oh, wala nang tanong si Naya. Ikaw, Noemi, may tanong ka pa? Zera, may tanong ka? Bukang wala naman. Wala naman si Ding, di siya naka-join ngayon. Okay, so ang topic natin bukas ay chapter 4. Ay, chapter 3. Okay, so be ready. See you tomorrow. Magkanta muna tayo ng ating closing song. Merong class din bukas? Yes. Araw-araw tayo may klase. Kaya, ang oras ng klase natin ay... Yes. Ang oras ng ating klase ay alas 2. Kaya matulog kayo ng ano ha, mga 12:30. Pagkatapos nyo kumain, matulog na kayo para meron kayo energy. Ano sa English yung alas 2? 2. Okay. Ano sa English ang alas 2? 2 a.m. 2 a.m. 2 p.m. Ako po ako na naman. Gusto mo na 2 a.m? Ano? Dapat p.m. Kaya na p.m. Gusto ni Naomi a.m. siya. Yak, naglalaway. Ew. Okay. Mag-closing song na tayo. Dapat p.m. What a.m. It's a song. Sige ko lang to ha. Yes? Kala ko AM. But we can see where we're going. Okay, let's sing our closing song. Then closing song na! Sino ulit yung mag-mimiss ka? Me! Ayaw, si Zera. Ay, si Zera, bawal si Noemi. Ako! Tingnan natin dito kung ano nakasulat dito. Ang magmi-miss pa ay si Marjeline. Hindi, nag-ano ka na Marjeline kanina eh. Naglo ka kanina eh. Tama, si Noemi. Kasi nag-pledge si Sarah. O, oh, diba? Okay, game na. Keep me in the back. Keep me in the back. No, give me this. Ang ganda. Napakaganda ng kanta. Bakit nag-love pa? Hintayin natin si Mr. Love. Napakaganda. Ipin mo na ako ah. Na-merit na po ba, Ma'am Joyce? Ano, si Tita Jan? Hello, hi, ho! Sabi niyo po. Nabilinig ako? Sampoy. De-merit natin yan si, ano, si Zian, kaya nagtutoothbrush. Zian, de-merit ka lang kasi nagtutoothbrush ka. Nagtutoothbrush ako. Pati meri, pati loading na yung kanta, oh. Nag-loading. But we can see where we're going. Nay! Hoy! Hoy! Look at my beautiful hair. Napakabagal naman ang internet natin.
Father, watches over us, watches over you and me until we. Oh, demerit ka, Noemi, ha? Demerit ka. Okay, go, Marjeline. Huh? Ikaw na magmimiss. Ikaw ba magmimiss pa? Ay, si Noemi nga pala magmimiss pa. O, go, Noemi. Tagalan mo yung pagkakasalita mo. Okay. Miss pa. For Heavenly Father, watches over us, watches over you and me, until we meet again. Ano? Remedy front. Okay. Attention! Ang ano, Pat Mazian. Okay, attention. Naglalag si Naya, oh. Adventurers! Dismiss? Ma'am, thank you, ma'am. Okay, baliktad ang kamay ni kanang-kanang kamay. Baliktad ang kamay ni Zian at ni Marjeline. Ulit. Assure. Attention. Adventurers. Dismiss. Ma'am. 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 Okay. Ready. Fun. Okay. See you tomorrow. Bye-bye. Thank you for joining. Bye-bye. Thank you. Thank you. I'm enjoying. Hi, teacher, mire. Kaya na natin. Walay na.
How many times join? Rejoin natin. Who will go for us? I will go. I will go where you lead me. I will go where you lead me. Who am I? Send me, Lord. I will go.